What's up mga mandalagati? It's me again, Royce, and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga guys, na ituturuan ko na naman kayo kung paano gumawa ng thumbnail sa inyong mga YouTube videos gamit ang mobile phone. So mga mandalagat, itong tutorial video ko ay may itong dalawang uri. Yung una, ito yung ordinary thumbnail at yung pangalawa naman ay yung creative thumbnail. Yung una ay yung ordinary thumbnail. Ito yung thumbnail na picture at text lang ang meron at syempre yung background. At yung pangalawa naman, yung creative thumbnail, ito yung thumbnail na text, picture, background at stickers ang meron na dadagdagan ng ibang designs. Kaya tinatawag itong creative thumbnail. So mga mandalagat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, what's up, ako po si Royce. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-update ka sa aking mga uploads at para maging part ka na rin sa pamilya mandalagat. So bago tayo magsimula, disclaimers lang po, hindi po ako ganun ka-professional pagdating sa edits at yung paggawa ng thumbnail, kundi gusto ko lang po i-share sa inyo ang mga natutunan ko para naman kung gusto nyong gumawa ng thumbnail ay siyempre mayroon kayong idea kung paano ito gawin. So mga mandalagat, hindi na ito patagalin pa, let's proceed to our tutorial video. So ayan, ang unang-una po natin gawin ay i-open po ang PixArt. So PixArt po ang ating gagamiting editing app sa paggawa ng thumbnail. So ayan, andito na po tayo sa PixArt. So ang unang-una po natin gawing thumbnail ay yung ordinary thumbnail. So ang proseso po dito is, click nyo lang po itong plus button. Tapos, pumili po tayo ng background na plain color lang. Ulitin ko po, plain color lang po. Pero kung gusto nyong, ano rin yung background, okay lang po. Pero sa akin, basta ordinary background is plain color lang po yung color ng background ko. Yan, example lang po yan ha. So, yan. So, ang unang-una po natin gawin dito is, punta tayo sa tools. Tapos, may crop dito. Piliin po natin yung YouTube. Ayan, pang thumbnail kasi yan eh. Tapos, check. At susunod yan, pumili po tayo ng picture. Sabi ko kanina, picture, text, at background lang ang meron. So, ang pipiliin kong picture ay ito. Tapos, cut out po natin. Person, para mismo yung tao lang ang madedetect sa pagpili ng kanyang ibubura. Yan. So, ang gagawin lang po natin dito is, ano lang natin to? Yan, burahin lang po natin yung mga hindi kailangan. So, ganito lang po ako kasimple gumawa ng thumbnail mga mandalagat, no? Ulitin ko po, disclaimers, hindi po ako ganun ka-professional gumawa ng mga thumbnail, kundi gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano ito gawin. Yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. So, ayan, pagkatapos po niyan, ay na-cut out na po natin, click po natin itong save. Tapos, ayan, kung nakita nyo, baliktad, diba? So, flip po natin yan. Kita nyo dito sa flip, rotate, at click po natin yan. So, adjust lang po natin kung anong size ng picture. So, ayan. So, ang gagawin ko po dito is, lalagyan ko po siya ng border yung may puti. Yung ano, may puti sa gilid ba? Yun ba yun? So, ayan. So, white kasi ang ginagamit ko minsan. Ay, palagi pala. Ayan, adjust nyo lang po ng ganyan. Tapos, add lang kayo ng text. Kunwari, how to make thumbnail. Check. So, ganyan lang po ang ordinary thumbnail. Kumbaga, simple lang po sa paggawa ng thumbnail. So, pumili po tayo ng color. Marami po tayong pagpipili ang color dito. So, ang pipiliin ko po ay yung yellow. Tapos, yung stroke is kulay blue. Maganda siguro yung blue. Ayan, adjust nyo lang. So, ganyan lang po ang ordinary thumbnail. Pagkatapos nyan, check. Click check na po pagkatapos. Tapos, yan. Advertisement. Tapos, save. Okay, done na po. Done. So, same lang po. Click nyo tong plus button. Tapos, pumili po tayo dito ng background. So, blue. Kung nagtataka kayo kung bakit plain color pa rin, so, wait lang po, no? Just watch and learn. So,
click niyo po itong YouTube ulit. Check. Tapos add photo. So ayan, para mas creative yung background natin, is pumili po tayo ng isang background ulit. So add. Tapos adjust nyo lang po ng ganyan. Yan, expand nyo lang din dito. Ayan. Tapos yung opacity, ito yung ano, kung gaano siya kapal o kanipis, ganun. So, ang opacity po natin, medyo manipis-nipis na makapal-kapal. Ayan, medyo okay na siguro to. So, ang susunod po niyan is add photo ulit. Tapos, piliin natin ulit yung picture kanina. Yan. Tapos, cut out po natin. Person. So, ayan. Bura tayo ulit ng mga hindi kinakailangan. Yan. Burahin lang po natin ito kasi hindi ito kailangan. Yan. Tapos, save. Pagkatapos po niyan, click niyo ulit itong flip and rotate. Ito. Yan. Tapos, adjust po natin ulit. Tapos, lagyan po natin ng border para mas okay. Yan. Kasi ito kasi yung karaniwan ginagamit ng mga small YouTuber. Kagaya ko sa paggawa ng thumbnail, yung may border, yung may kulay puti sa gilid. Yan, pagkatapos po niyan, add na pod. Nawak na lagi. Add ulit tayo ng sticker. So, ayan, pwede po tayo mag-search dito ng mga sticker, no? So, ayan. Yan. Tapos, add ulit ng sticker. Search po tayo ulit. PixArt. Logo, yan. Tapos, makikita nito, maraming pagpipilian po. So, ito. Ito po. Yan. Move down ulit. Adjust. Yan. Tapos, search ulit tayo ng sticker. Yan. YouTube logo. So, yan. Kasi sa YouTube natin ilalagay yung thumbnail natin eh. Yan, YouTube logo. Marami na ulit tayong pagpipilian dito. Click natin ulit. Yan. Move down natin ulit. Adjust. And yun, tapos na po. Pagkatapos po niyan, add text tayo. Anong text ang gusto nyong ilagay? So ito, how to make thumbnail. Yan. How to make thumbnail. So, ayan. Adjust nyo rin yung size niya kung gano'n siya kalaki. Yan. Tapos, maraming pagpipili ang kulay. So, ang pipiliin ko po dito, itong yellow. Yan. Tapos, yung stroke. Parang border lang yung stroke. So, marami rin pagpipilian dito. So, ang pipiliin ko, yung medyo light color. Pwede na siguro itong puti. Ito. O itong yellow-green. So, kayo na po bahala, no? Yan, adjust nyo lang yung amount kung gano'n siya nakalaki. How to make thumbnail po ito ating gagawin, no? So, ito po yung creative thumbnail. Ito yung sinasabi ko sa inyo na maraming text, design, stickers, at yung background din. Medyo kakaiba na. So, adjust nyo lang. Yan. Uy. Yan. Pagkatapos po niyan, add sticker ulit. Lagyan po natin ng YouTube. Yan, YouTube. So, ayan, lagyan po natin siya ng border. So, medyo nag... Ano, yan. So, maraming designs na po yan. Ito na po yung creative thumbnail na sinasabi ko sa inyo. So, ganyan lang po kadali mga manlalagat, no? Kung paano gumawa ng creative thumbnail at ordinary thumbnail. Sana po ay nag-gets nyo yung mga itinturo ko sa inyo. Yan. So, pagkatapos po niyan, click. Wow, click. Click po natin ito. Check. Yan. Tapos, save. Pagkatapos niyan, save. Ayan, advertisement pa. So, ayan, save. Yun, tapos na po yung mga mandalagat, no? Ayan, so ito na po yung ating creative thumbnail. Yan, makikita nyo, my text, my sticker. Yan, maraming sticker, yung background mo, tsaka yung picture mo. At ito namang
ordinary thumbnail, picture, text at background lang ang meron. So yan, ito po yung creative thumbnail, ito naman yung ordinary thumbnail. So ayan po mga mandalagat, sana po yung nag-gets nyo itong tutorial video ko at sana meron kayong natutunan dito. At syempre, sana po ay nakasubscribe na kayo sa aking YouTube channel, like, share, ayan. At click the notification bell, ayan, para maging part kayo sa ating mandalagat at para ma-notify ka sa aking mga next upload. Yun. So mga mandalagat, dito lang po tayo nagtatapos. Thank you for watching, salamat sa panonood, o salamat sa paglantaw. This is Royce Espinosa. Stay at home, stay safe, and stay healthy. See you on my next video. Bye!